What's up? Hello, hello guys. Kumusta? This is the game number 3 of this series. And simulan na nga natin ito. And kami pa rin naman ang inyong shoutcasters. This is JB. Si Ate Ish. Nakamute pala ako, sorry. No. Yeah. Ayan. So, ayan guys. Game number 3 tayo. At syempre, since na game number 3, 1-1 po ang score natin. So, magkakaalaman na kung sino ba ang papalo sa Grand Finals ng Ogapit natin. And yung matatalo naman, di na makasama kasi makakalaban nila yung Tundra dun sa lower. Yes, di ba? And Tundra, tsaka itong spirit talaga yung nililook forward ko this DPC season. Simply because sila yung mga parang bago. Ayan, bago in a way sa ating big scene sa DPC to be exact. Diba? So, I'm intrigued kung ano nga ba yung maipapakita nila this coming DPC sa respective regions nila. Ginutom na ako, hindi pa ako nag-almusal eh. Same Z's. Tom Jones. Okay. So, anong nawala? So, si Bane. Ayan, na-pick up na yun. Ayaw Mars tinanggal ng Team Secret. Yeah. Napigil nilang iban si Mars ngayon. So, I guess they're picking Queen of Pain again just because nakita naman natin na kahit gano i-counter or kumbaga comfortable pick to ni Sumail sa leaning phase regardless kung sino man makatapat niya. So, or yung mga at least yung mga ayaw niyang katapat, binaban na rin yun, mga Ember Spirit, yara yara. But, please pick kung sino nagban ng Monkey, ah. Baka kasi ayaw na lang din ipagamit ng Team Spirit sa kanilang kalaban. Mm-hmm. Baka hindi sila tawag dito adept parang labanan ni Monkey King or ayun, wala sila sa mood ngayon na magkaroon ng laban ng Monkey King. And Grimmsnoke tsaka Spirit Breaker, good sakaling i-offlane dito yung Spirit Breaker. If ever, kasi okay din naman sa on-offlane even on support, it's fine. Siguro pag post-stream mas mabilis lang talaga yung scaling niya. Yeah. Saka ano din eh. It still kinda do the same thing as yung Monkey King ni Mira. Scouts out, he has data initiation. Diba? So, pwede mo rin sabihin na kaya ito yung naging alternative pick nila since binan nila yung Monkey King. Tapos Grimmsnoke din, you know, you got the combo going on your Inkswell. Pwede nga, pwede na. Intriguing. Ember Spirit taken out. Ano to? Team Spirit kaya yung mag-TA ngayon. Pero ubos na yung Queen, eh. Yung ano ah? Yung paubos na yung oras din dito ng reserve time ng Team Spirit pati itong Team Secret, oh, kita mo talagang bans pa lang ha, nakakaubos na ng oras. Wala, ganun sila ka ano, ganun sila kahigpit in terms of drafts. Mind games kung mind games. Ayaw nilang sa draft pa lang mismo. Natatalo na sila. Katulad kasi na nangyari kanina nung game 2 na maraming lamang yung Team Secret terms of draft, 'di ba? Mm. And ayun. Na nga, kaya din siguro ganto na lang nila ka ganto na lang nila nirerespeto talaga yung bans ng bawat isa. Razor tinanggal. Team yeah. Secret. Hey, di kitang kala ng static link yan eh. And wala pa silang team fight na hero. Tingnan natin kung magta-tide hunter pa rin sila or not heroes that they wanna play or love to play. Pero mahirap kasi since Bane elemental yung kalain mo, one of the strongest laner, ayan, na support na pwede mong mapigli for your side, diba? So, na-secure na yan ni Poppy. May pang-cancel naman sila kasi may Spirit Breaker charge sila. So, yeah. But I think they need one more. Kapag nag-Spirit Breaker kasi, you need a friend. Kailangan mo na katandem. Katandem na pag nag-jump in ka, may kasama ka, kundi Barugan, may yung gagamitin mo doon parang Monkey King kanina.
Bagay. Maano ka lang din eh. Masisira lang din diskarte mo. Saling ulos-ulos ka. Pero, Dark Willow, tinanggal na nga ng Team Spirit dyan. Ah, sabagay, nakakainis nga naman yung mga Bramble Maze para kay Spirit Breaker. Pwedeng mag-Lion. Yung Team Secret. I just don't know kung yun man yung kukunin nila. Next Assassin is okay. Yeah, pwede din. Pwede nilang i-utilize ulit yung next na yun. Di pa naman siya nababan out eh. Ano pa mga binaban dito? Tinatry kong ano eh. Basahin yung drop or yung picks nila base sa bans nila. Pero mahirap kasi eh. Kasi, yung binabans dito ng Team Spirit. And you can also say, secret or like respect bans. Oh! Oh, Trent. Trent name may Poshka. Actually, pwede siyang i-quattro. Siguro depende sa makakalaban nila on their laning. Depende lang sa nila ililipat or sa nila ipapwesto yan. Bago sa akin to ah. Trent tsaka Spirit Breaker na magkasama. So, siguro iniisip nila, di ba, nung game number 2, oh. Ang bilis ng pace ng Team Secret. So, di ba, a lot of physical damage going magic damage na pangbalagbag nila. So, with Trail and Protector Living Armor, pwede nilang mabuisit yun, di ba? Saka root din, ayaw niya na yan, ni Queen of Pain. Mga ngayaw din siya dyan. Pero, Team Secret will be picking out this enigma. Alam naman po talaga natin, grabe, yung kayang may provide in terms of team fights. Diba? So, let's just see kung paano nga ba magiging efficient dito yung Team Secret. This is Yapsource. Correct me if I'm wrong. Pwede. Kasi ang... Sino pa bang nag-ano? Kasi yung enigma lang na offline nakikita ko si ano eh, si Zai doon sa Team Liquid. Tapos ang item build up nga niya doon silence eh. So, I mean, nilalaro din naman siya ni Ice pero may OG kasi eh, kahit mag BKB ka makaka-cancel yung ano mo, yung black hole mo. Black hole, no? Okay, kahit mag BKB ka, may ultimate din si Spirit Breaker, di ba? So, yeah, baka nga tama kay support na lang nila to since hindi na siya ganun kagandahan sa offlane. Sa bagay. Most likely. Pero Ursa as a carry for Team Secret. Talaga yung pangbuhatan. Diba? Pero mabilis ang sagot. Invoker ka agad. Sabi dito ng Team Spirit. Oo, ganda. Diba? Sa ano yan eh? Toronto, Tokyo invoker na yan eh. Diba? Oo. Ang dami yung nasagot. Yeah. With this invoker alone. Yeah, honestly. Pangkait din kay Ursa yan. Oo, oh, no? Cold snap. Tornado deafening. Yeah. Line tulong. Pang long range tanggal mo din ng grip. Yung tornado. Pwede rin. Kahit ano, no? Kahit malayo ka. Yung wall. Yung ice wall. O, pwede mo pangkait kay Ursa. Dami niya nga. Daming way para makatulong dito ng isang tawag dito, invoker in terms of fight. So, depende na lang po paano ba nila i-utilize yan. Diba? So, for the moment, yung carries na lang yung kulang ng both teams. And I think Team Secret, actually carry dito, you're kidding na dito yung Ursa pala, sa side ng Secret. Ang kulang nila ay offlane. Oo, offlane. Hira ulit ni Ice. Most likely, no, offlane nga yung kanilang... Kino ba last pick? Hindi, pero last pick ngayon, T-Spirit eh. So, di na nila pwedeng ibalag... Kumbaga, counterin yung hero ni Yatoro. Diba? So, makikita nila yung hero matchup. Siguro, gawin na lang dito ng Secret. Kumuha lang isang offlane. That could, potentially, tawag dito, soak up all the damage or magkaroon nga ng sagot dito. At least sa Invoker. Ha. Okay, good ban, PA, mobile. Ayaw ni Ursa mag-MKB, so good ban. Ano pa bang mga available? May Luna pa, TB.
EB is available, no? Okay nga yun. Clockwork. Ah, so ano, range ang kanilang balak. Possibly. So, inisip nga nila na offlane Enigma, kulang sila ng support. Tama ba? Kasi Nyx Clockwork yung binaban nila dito eh, oh. Oo, oh, ano, anticipated so, nila na offlane Enigma ata. Yeah. Pero paano yun? Ah, kami sa bagay kay Yapzor na. Ano ba mga Yapzor hero? Rubik? Wala na si Willow. Yes, Rubik. Maganda. Taker? Windranger. Pantanggal? Ah, Ogre. Ogre. Okay. Sino mag-Ogre? Poppy. Poppy. And, Hindi. Poppy Bane. Yapzor Enigma. Ogre Magi offlane. Oh, pwede. Sabagay. Sumasay ko din si Ice. Hindi rin mag-ogre yan, di ba? Makumunat din yan. Pero kasi ang hirap, hindi mo pa alam yung sino yung katapat mo sa lane. Ah, kaya so, nga siguro say, yan na lang ginawa nila. Mabigyan ka ng Luna dyan or mga range na core. Taka na, di hirap yan. Or ito. Weaver, di ba? Yung mga ano. Ignite. TA talaga. Sino nag-Templar? Totoo, TA carry ang nice nila dito. Regardless, tama yung hula natin, offlane Ogre. So, may way para matanggal yung refraction niya, which is yung yes. Ignite. Hindi lang yun, matatanggal din yung tawag dito. Yung kay Trent, ano ba tawag dun? Yung Living heal? Armor? Living armor, yan. Mm. Kasi magtitik na magtitik. Isip ko. Oo, magtitik na magtitik. Mawala yun. So, okay yung Ogre Magi pick para sa Team Secret dito. Pero, damage-wise, ganda ng damage na may po-provide ng Team Spirit dito sa game number 3. Oo, parang medyo Team Spirit din yata ako dito. Kasi, Ogre. Oh. Ogre Tress. Ano ba ang build-up ng Ogre Tress? Feeling ko magmamidas din yan eh. Kasi ano, wala kang gagawin kung di ka magmamidas. Wala kang farming tools, wala kang farming kahit ano. You need Hand of Midas. So, let's say for the next 10 minutes, you only have Hand of Midas, di ba? So, not until makuha niya pa yung second. Parang mala Doom, pero mas mabagal na Doom. Aba, mga ganon. Oh, saka si Doom kasi may Doom. Back disable sa laban. Pero at least naman ito, may bloodlust ka naman, di ba? Pang buff dun sa Ursa mo. Pero kasi inisip ko, baka makait lang si Ursa dito eh. Saka, ewan ko lang kung paano gano'ng magiging efficient yung Enigma din dito sa game na to. Ayun na nga. Well, let's see. Kung paano ba nila lalaroin ito ang ating draft. So, ayun na nga. Pakilala muna natin. Quick lamang para sa side ng anong tawag dito? Team Secret, yan, Bane, gagamitin nga dito itong si Poppy. Queen of Pain used up right there by Sumail, yan. And ito naman po si Ursa used up by Nisha. Okay, Yapzor on Enigma at ito naman si Ogre gagamitin ni Ice. Alright, aside naman ng T-Spirit, you got me Porsche on Trim Protector. Yatoro sa kanyang Temporal Assassin, Toronto, Tokyo sa kanyang Invoker, Mira sa kanyang Grimstroke, and si Collapse sa Spirit Breaker. Okay, off lanes SB. Oh, Warden. Lumalabas na talaga, no? Lumalabas na talaga tong off lane SB ngayon eh. Alam ko yung Mira sa Spanish, parang sa babae yan eh. Di ba Mirror? Yung ba ibig sabihin ng Mira? Pero hindi, parang sa babae yan eh. Parang pag tinatawag ka, Mira. Parang gano'n ang tinatawag ng mga anak nila. Okay. I think I could be wrong. Pero like, yun lang yung naririnig ko minsan. Okay. Ayan, correct us kung sakali mong paligam sa mga hunches namin, mga kaibigan. Pero syempre, galing CIS yan eh. So I don't know, baka iba yung meaning sa CIS. Marahil. Diba? Hindi naman natin sure ng mga bagay-bagay dyan. Mali yung broadcaster ko. Wait lang, palitan ko. Sige. Pero yun nga, mga Seb, mabalik tayo dito sa ating laban. Ayun, as we have pointed out, may mga ways para matanggal yun ngang refraction
itong si PA, unlike nung game kanina, game which is yung game to, hindi napahirapan ni TA. So yun talaga yung naging answer, diba? Nung kabilang team or yun yung winning team. But for now, Bane at saka itong si Ursa ang magkasama dito sa my lane. Na okay lang naman, harassment, andun. Diba? So, it's still good. Pero ito yung tinitingnan ng ating cameraman, is yung mid lane. Kanina kasi medyo lumamang si King eh, dun sa mid lane natin, di ba? This time around naman, kung tingnan natin kung makakabawi si Toronto Tokyo since he did get his hero. Itong si Joker. Aha. Uh-huh. Kumbaga, comfort heroes nila to. At di ko lang sure siya sa mail, ha? Parang mas masasabi kong comfort ni sa mail yung Storm siguro. Diba? Oo, sabagad na siya sa Migat eh. Pero kita mo naman yung performance niya nung game number 1, 'di ba? Ang ganda nung natalo niya yung pack doon. Laning wise. Pero teka lang, ice. Eh gumawa siya ng sarili niyang madadaanan ngunit yung damage nga enough para mapatay itong si ice. That's my Fosha taking down the offlane. That first blood brought to you by PNX Pet. Huwag kalimutan mag-register using our code LUPON. WXC. Yung. Tawag dito. Easy. Siyempre, Ogre, makunat. Pero, may isa pang melee hero na tatanggal dun sa kunat mo. Yung batok nung Treant Protector. Oo nga, kapal mo. Diba? Kahit gano'ng kakakunat dyan, lalambot ka yan. Sakit ang hampas niyan eh. Diba? Kahit yung Ogre kasi, ang pang bawi niya. Teka, patay muna si Mikoshka mga Seb. Binabody block ni Yapsol yung kakampi niya. Teka, kampi mo ako. Parang may mali. Teka, baka nang to-troll lang din. Or may palo, ano lang. Palo-palo mag-dota. Na-block na niya yung kakampi niya. Nako po. Pero teka lang. Yat, Torogad, mahuhuli nga ba? May protection mula dito kay Mikoshka. Kita mo si Yatoro, hindi na siya kumukuha nung kanyang refract since he's leaning against this Ogre plus meron ka pang Enigma, di ba? Syempre yung mga idlings nun. Pag na-right click ka nun, tatlo agad yun. Minus 3 agad. Which is not ideal para dun sa refract nga ng isang TA. Hindi niya masusulit masyado. Siguro yung damage, yes. Pero defensive wise, Okay. Teka lang. Kadi-warden lang. May pause ka. Anong nangyari? Bakit na-cancel ang ating NBA? Wala akong papanood yun after ng Dota. Na-cancel. Actually, hindi nga ako nakataya eh. Kumakain ako. Nakalimutan ko. Anong nangyari? Anong balita? Ba't na-cancel, guys? Wala pa din update eh. Alam ko yung isa, yung sa Brooklyn, na-postpone na. Baka sinabay na nila. Para daw next game na. Next day na lang laban. Pero, pag mid, sumail at saka itong si Toronto Tokyo on that lane, magpapakita ang gilas talaga sa bawat isa. At saka, nakikita natin last hit into isa. Almost the same. Ayata? Pero bottom, mga kaibigan, Mira is dead. Pero patay dito si Nisha. Naku po. Yung trade, hindi ganun kaganda. Para sa side ng Team Secret. Ayun na nga eh. Naala eh, binubundol-bundol lang siya nung ano eh. Ito nga may nakakainisa, no? Sa Spirit Breaker ngayon. Teka lang. Wala. Pero yung anong tawag dito, parang ang dalas ng Greater Bash. Yeah. Oo, sobrang dalas niya ngayon. Okay din kasi yung base damage niya eh, yo. Lalo na kung wala ka pang Pinch Grip. Ayan, so makaka... Oy, Bash. Nalaman ba? Inkswell into the charge. It might oh, nice dodge! Bill, pero napakagandang nightmare nga kami ng pain. Yeah. Yung mga ganun place talaga yung nakakapag... ligtas ng carry mo eh. Ah, oo. So, panigurado. Let's see.
'di ba doon tayo sa top lane kanina na ang daming counter kay TA sa laning phase, 'di ba? But then again, kung titignan mo kasi there isn't a lot of hero na pwedeng sumabay sa let's say sa aggression ng Team Secret going into mid game, like may farming tool siya, may mabilis din siya mag-Roshan kapag nanalo kayo sa team fight, 'di ba? True. Pero I just don't know what's happening to the bottom lane. Talagang gera kong gera. May pagsampalan lang sa Persia dyan, pero pagka sinuwerte ng malala, si Collapse, talagang mag-collapse dito yung Orsa. Greater Bash is key. Diba? Laking ano yan eh. Laking factor na yung Greater Bash talaga nag-pop-rock. Daming tulong. Tuwing ano nga eh, tuwing na-right-click si Spirit Breaker, siya sabi mo, Bash. Bash. May prayers na ano, may ano na, ang tawag dito, may pattern. O, ito na naman. Teka, sa baba na naman. May laban na naman ba sa may bottom? Na, yun na nga din nakalit na dito si Poppy. Tornado for it, ano? On the mid. Tatlong lane, galit na yung TI champs natin dito, ano, JB? Nagpatalo lang pala ng game 2, no? Oo. Nako po, pinaranas lang pala yun. Pinaasi lang? Gusto pa, de joke. No. Relax. Siyempre, masyado pa namang maaga. Masyado pa namang maaga. Pero kasi, nakikita ko na to eh. You win your lane and then aggression na tayo. Ayan. That's why it's laning phase is so important. No? True. Ang hindi lang importante sa laning phase, OG eh. Di ba? Totoo. Papakils eh. Yung OG lang yung team na matalo ng early ng laning phase, pero kita mo yung comeback, balag ba yung team fight nila after, di ba? Oh, miraculous place, di ba? Miraculous place. Somewhat ganun yung Team Spirit, pero hindi sila ganun ka-sacrificial on their lane. Pansin ko lang, talagang mas nagbibigay lang sila ng value dun sa kanilang carry na nandito nga sa may top lane, napapahirapan, there's gonna be the trap popped out. Ice about to die and another core to fall dito side ng Team Secret. Now, mahirap yan. Dalawang wars na nabibigyan. Wala pang Scream of Pain eh. Okay. Totoo kayo? Ito ba? Wala pa. Okay. Wala pa din Sonic. Level, wala, level ano eh. Wala na rin siyang mana kahit mag-blink. Ano siya doon? Third skill, wala din. Ang kanyang Scream of Pain, oh. Wala pa. Nakakagampan niya lang ang Mage Rune, which is good. And baka mamaya niya na lang yung gamitin. Pero bottom, ito naman po ngayon si Suwag. Star. Eh, madadali na itong si Orsa. Good Nightmare coming from Vayne. Saves the life of his carry. Pero, okay. Search and rescue. Dito ngayon itong si Kuya WSB. Hoping to find someone and yun na nga. Sa mga abutan. Kawawa si Ursa. Diyos ko, Lurs. Naso-zone out na siya sa isang lane. Saka ito din yung ano, mahirap sa side ng Team Secret sa draft nila ngayon is yung support nila, makikita mo, hindi siya pang rotation eh. Diba? Hindi ka talag nung Nick Snapfire kanina, diba? Isang, you got tools para pang setup, damage as well. Whereas si Vayne Elemental, like, he's really focusing on this laning phase. Though nakasave naman niya yung co-op niya kanina with the Nightmare. Pero, nakikita mo yung difference eh. Ng, ano, ang aggression niya. Si Spirit Breaker nga, naku, pagtapos na yung laning phase niyan, makikita mo, iuuntog niya na yung ulo niyan. Totoo. Wala na. Mananakbo na lang mananakbo yan eh. TA? Di Spirit Breaker pa naman yung nakakatakot pag di mo nakikita sa mapa. Kasi syempre, di mo naman alam kung naka-charge ka or may vision ba yung kalaban. Tapos nakawala yung mga hero sa mapa. Nakikita mo na lang, katabi mo na. Nagpa-farm lang pala. Nagpa-farm lang, di ba? Oo. May mga ganong klaseng threat siya. Ayan. Tapos pag nag-Shadow Blade pa, ang hirap palalo. Ay. Yan na nga. Mukhang talagang delikado. Kung sino mong masuwag dito. Itong isang SP. Pero, Poppy, magpaano lang siya dito ata, magpaprolong lang ata siya ng puri. Para din talaga sa kanila pumabor yung map advantage. Grabe yung baba ng FPS ko. Ay. Kailangan ko yata tanggalin yung mga
effects dito sa Dota. Too much effects will kill your PC. Okay. Pero grabe, collapse. Naghahanap ng matiwasay dito ngayon sa may punuan. Oh, may Dan! Uli! Ayan na nga, paalam. Kita sa eskinita. Thanks, well, binigay. And that's Bane to be taken out. Tornado, you stop right there. That's a kill. Shoot sa urn. Dagdag pa nga sa urn. Shoot sa urn talaga. Oo. Diba, dati pa siya sa mga shoot sa Bloodstone. Shoot sa urn. Shoot sa urn ngayon. Tama, tama. Okay naman. Maganda na nagkakaroon na ng turn stocks dito si SB. That way, mas makakahanap pa siya ng mapapatay. Kaya nga, isa ka. May charge tayo? Teka lang. Sino yun? Ice na maalam na nga mga kaibigan. Di natin hindi tayo gusto yung nagpa-farm. Si Ursa. Oo, di kagandahan yung pick na yun. Yung di tayo. It didn't feel like a last pick. Alam mo yun? Oo. Pero teka, top lane nga ka, may ganap din. Di natin sure ha, naka-steady kasi tayo dito ngayon kaya na eh, kay Ursa baby eh. I mean, naiintindihan ko naman yung gustong ipa yung dropping ni Papi doon na it's there's a charge. Okay, teka lang. Ayun, finally natutokom tayo sa top. Ursa kasi nagpa-farm eh. Ito na. Pero collapse. Yeah. Wala naman ng further tawag dito casualty kasi hindi na sila mag-go. 10-2. 2K gold lead para dito sa Team Spirit. Dito na nga po magsisimula ngayon yung kalbaryo ng Team Secret. Kasi, SB, we'll just keep on running dito sa may ating mapa. At mukhang biggie-biscuit talaga para sa Team Secret. Ayun. Eh, shoutout ko nga lang pala. Good morning dito kay Boss B. Ayan, nasa chat natin. Kung nakatulog na daw. Meron na 3 hours, Boss B. Opo, boss. May 3 hours pa naman. May 3 hours na natulog, tapos gumising eh. Hindi ko alam, malaman kay Kuya lo kung taga Southeast Asia ba yung kasko or taga Europe eh. Bago-bago siya na Kuya lo eh. Pero, syempre, Dota pa rin. Masayang mag-cast. Dota pa rin. Sa true lang. Shoutout kay boss. Good morning. Ayan. Uy, teka. Bane? Kawawi dito si Bane. Tatagal dahil sa brains up, but that's gonna be the tornado to secure that kill. Well, top. Ito na nga. May push ka. Will get some distance using up his ulti. Medyo sayang, pero at least di siya nakapagbigay ng kill sa kanyang mga kalaban. Diba? Ito yung, tinitignan ko yung item dito or pwedeng i-item ng Team Secret na pwedeng maging momentum changer or yung timing nila. Wala akong makita eh. Like, ang tagal pa kita mo si Ursa magdi-diffusal, but like, even with the diffusal, even with the diffusal, kailangan ko pa ng blink dagger. Si Yapsor's going for blink, but like what I said, they have a lot of things para pang-cancel ng black hole na yun. If they're probably just focusing on picking off one hero, why not Coconut, pero... Oy, teka, saan ka tumatakbo? Nastan siya dito, mga kaibigan, drop. Oh, solo bind. Yung Midnight Pulse, solo bind? Hero. Wapakils. This ogre will just run around here. Oh, at nothing. Papa lang sila. Good grip. But the tornado coming from Invoker will stop this Bane. Ito nga po ngayong silence para kay Queen of Pain. Sobrang swerte. Double. Yun ngang greater passage. Just that hindi enough in damage sila para ma-finish off. Itong si Kwok. Nakasigaw pa siya to take down this Grimstroke. Actually, that collapse. Mga kaibigan. To ang patay. Dito. The side ng Team Spirit. Good play yun ha, coming from Team Secret. Oo, honestly. Finally, getting something. Tier 1 tower, couple of kills, diba? Though na, in my perspective, parang, it took them everything. Para dun sa supposedly easiest tower to take, diba? They're struggling that much. Yung Team Secret dito. Teka, ito na. Tantanan, Barurot Gaming! Makikita dito ngayon ang isang ogre. But, can they continue this? Yes, they will. Tornado to stop him. Ice is dead. Pero, Black Hole, the silence! Oh my god!
Patay na nga, OOG pa. Huli na nga itong si Kuya mo, Trent. Hindi yata kailangan. Mukhang yari pa dito ngayon itong si Tisha. Alright, alright. This low is there. Kasagasaan pa. And ako pinaglaruan. Look how efficient perhaps is yung bear na paglaruan. Oh, napapuha ng pot lang. Umapir pa. Mga kaibigan. Oh, yo, wow. Alay. Uh-huh. Alae. Alae, ganun talaga. And Roshan, ito na yung magiging sandigan nila. And they're quick. Hindi yata diba? Kita to. Hindi nga. Ay, pero pwede nakita yun, yung sprout. Ay, yung ano. Ah, grass. Kita sa nature's grass, yeah. Oh, may scan din. Ang tanong. Okay. Mananakaw ba? Teka lang, gusto ituloy dito na itong si Tropan Toronto. Okay, may tatanong ba yan? Nisha? Naku po, pumasok! Patay tayo dyan, napadaan siya doon sa may Nisha. Na OG. For the setup. Mga sir, inabot pa rin ito si Nisha. Dead. And ayun na nga, pwede pa akong pumasi. Alam mo yung pasok ni Nisha doon? Para kang pumasok sa no trespassing zone, nahuli ka ng mga polis. Huli ng silop eh. Ay, naku po. Ang daming pangkait sa kanya doon, di ba? Like, just without items. Anong gagawin ni Nisha dito? Tinubukan niyang magnakaw, tapos gamitin yung pigpole patakas, pero wala eh. Anong nakaw mo doon? Baldog, papasok? Hindi ko alam. Lakad papasok nga eh. Okay. Poshka will just offer his life. Dito sa may top lane and the Absor makukuha ni Collapse dito sa trade. Pero teka, ay isa pa ba? Isigaw mo! Ibigay hindi sa mga sigaw mga kaibigan and that's gonna be the mid lane being traded. Yatroga digging down this. Okay. Na-call snap si Kuya mo, di makasigaw, namatay pa tuloy siya, sayang. Nangawit yung kilikili ni Queen of Pain, kakataas eh. Pause daw, pause yata ang boses. Pause, pumarty kagabi, walang boses ngayon, hindi siya makasigaw. Ay. Nakuha. Medyo ano, medyo nagiging mas mahirap. Ultra late game. Super ultra late game? Ano yan eh, enigma pa din yan, di ba? Oo, pwede. Oh, Enigma, ano, Enigma, Ursa, plus Queen of Pain. Tapos yung Ogre mo, syempre, may item na yan, naka-Midas eh. Di mang core kayo, ay apat na core kayo, kung tutusin. Pwede, pwede yan. Kung makakapag-buy lang sila ng time, kung ma-prevent nila yung high ground from T-Spirit, di ba? Why not Coconut? Okay, okay din nga yan. Ursa's next item? Ano yun? Teka, hindi ko napansin eh, yung Ursa, yung item ni Ursa dati. Nakaligtan ano na ba? Pero... wala pa, base boots ano pa lang. Wala pang defusal, di pa bo. Abo pa lang sa defusal pala, ayun. Maganda naman yung defusal up against this invoker, pero pag na-tornado kasi yan. May blink yun? Wala, blink nga. Tapos biglang nag-smile siya dun ah. Wala na, pre. Grabe dito yung ano, yung team spirit talagang pangrakat na. Di ba nang bibait lang siya, nang bibait lang si Ice. Nang sasayko lang. Alam mo naman si Ice. Eh. Being Ice, no? You see? Okay. So ngayon, Talawa nakatago sa may 3 lines. And PA wanted so bad. Sa makuha, etong mga nasa gilid na to, patay na nga lang mga kaibigan niya itong God Going to Backlines, may don't will miss. Pero, oh, pero nakakait yata. Midnight Pulse, kaso collapse, charging up itong Zumail, nakablink out naman. Ah, may sentry, nice patan. May sentry, oo. Okay.
Alright, it's a good Bobby para sa both teams. Na-defend ng Team Secret yung bot, pero for Team Spirit, it's a huge win. Diba? Babasag pa sila ng Tier 2 middle. Tier 2 bottom tower, sorry. Quickie lang! Ginawa dito ng isang TA. Nakatawa talaga yung tabular assassin. Ang bilis. Oo. Yeah. Di sa maganda rin na hindi na sila lumaban doon. May Aegis pa si ano eh. Si Yatoro. So, syempre, kapag nilabanan mo yun, you're playing on the hands of the spirit. Like, Ursa is not healthy enough to take those fights. Sa ngayon. She gotta be patient. Pick their fights. Teka. Ito na nga. Mapipick off na. Itong si Quimogar. Yari na naman po ang tropahan ng Team Secret. Nung game 2, parang nabasa na nila Spirit eh. Oo nga. Pero tignan mo yung naka-queue kay Ice ah. Hex. Pag nag-multicast yan, sinasabi ko sa'yo. Wala na, abutin na. Dapat abutin. Pero syempre, kailangan niya pang buuin yan, di ba? Pero, still, yung mga ganong factor, malay nyo naman, di ba guys? Kahit gano'ng ka-one-sided yung isang game, you just never know. You just never know, indeed. And alam naman natin, mga kaibigan, yung isang, ano, yung Team Secret dito, hindi din naman sumusuko yan. Nang basta-basta. Di ba? Pero ngayon, TA, ano next item niya? BKB? Okay. Ano nga ba? BKB siya dito. BKB nga yan. Tapos magde-Daedalus yata siya next. BKB Daedalus. Di, maganda nga din yan eh. Kung yung ano ba yun? Sa yung sa traps niya pag nakuha niya yung sa silence. Maganda nga yun. Para pigilan niya yung isang Enigma. Yung shard. Oo, no? Enigma, Ogre. Siyempre, Bane Elemental, di ba? Ang buisit nun, lalo na mga skill as... skill type pa yung mga heroes ng Secret. Siyempre, di na makapag-Ogre, mag-BKBin mo, mag-Hex nga eh. Same goes with Bane. Si Enigma din, di pa siya ganun kayaman. So, ngayon, Nisha. Having a hard time trying to catch up dito sa ating slow course ng Team Spirit and leading tong si TA. Diba? 14K. Grabe. Ayan. Pero syempre, habang nakatambay tayo, may charge? Teka, to march may mahuli ba? Napakagandang pampatulog, mga kaibigan. Ito na nga po, ang kanilang mga damage na binabato. Paalam muna dito kay Ice together with Nisha. There's two heroes dead. Two cores to be exact. Ito pang kung si Bane ang gusto nilang isunod. But, maraming nakasunod. Reposition lang sila. Ang dami nga nakasunod eh. Diba? Spirit Breaker, Invoker, pati yung Treant sa gilid, then pumuposition na. Pumuposition na nga, hoping na makakuha ng kung sino man. Ooh. That's Bane being the target. Yan iba? Okay. Patay na nga. Na-OGB Hammer. Nice. Ito ay tropa, but Meme Hammer, hindi kumonekta dahil dun sa use. Tornado is there. Pero, in a faint. Yan. Pero apat ang patay sa encounter. Oo. Tapos naman nila yung Tori dun eh. Pero at least di namatay siya sa mail dun ah. Oy! Ikaw lang. Nalaman ko ba? Ang di na dapat. Nalaban yata. Oo nga no. Papalagpan nila to. Okay. Nanghingi lang naman ng Inkswell. Ito kung simipos ka, mayayari ba? Ano yung X-Well right there? Pero teka, itong si Kuya mong Ice Marshall na ulit. Ito, okay. Ito naman si Toronto Tokyo. Ginago doon nitong si Invoker. Wait lang daw, mga kaibigan. Ito yung Toro taking down itong si Ending Mamira. Ano si naman dito? Itong si Nisha. Toronto Tokyo still alive and kicking. What? Grabe, yung laban split na pero pabor na pabor pa rin heavily sa side ng team. Hindi ko nga alam kung nasa yung team fight natin eh. Dami ko naririnig na spell. Taas baba talaga. Nag-away si ano, si Invoker, pati si ano dito. Si Ursa ata, or si Queen of Pain. Hirap, ang hirap.
ano bang pwedeng gawin? Nang ano, nang secret? Secret, oo. Parang... Di, parang ano lang talaga eh. Pick off lang. Kasi yung pag gantong ano, nakikipag team fightan sila sa T-Spirit, hindi nila kaya eh. Kasi mauuna sa initiaton sa charge sa Spirit Breaker, di ba? Hindi, wala ka namang pang hold on. Either black hole lang. Kasi nga, meron siya nung bulldoze niya. So, either yep. Black hole mo siya, or makakapag in and out of team fight siya. Tapos meron ka pang Treant Living Armor. Tapos habang ginagawa mo, wala pang BKB, may tornado, di ba? There's just way too many counters sa combo ng Team Secret dito. So, it's really that's why it's hard for them to get something going dun sa lineup nila. I guess BKB? BKB talaga. BKB is key. Pero naisip ko din for Secret. Parang bumalik sila dun sa punto na hindi na talaga nila malaman ano bang ginagawa dito ng Team Spirit. Hindi nila man eh, mabasa eh. Diba? Yung movement ng Team Spirit dito eh, no? They don't have a big timing that they're waiting compared sa side ng Team Secret. Like in terms of item, diba? Baga, charge na ng charge. Kalala na kapag nakapag-agonize pa si Invoker, like yung cataclysm niyan, di ba? Yung pick-up potential nung dalawang hero lang na yun, laki na. Plus may Treant ka pa. And then, Mira also is doing a really great job with his Grimstroke. Grimstroke, oh, grabe. Pero yeah, talaga, taking this Roshan alone for himself. Siya nakahawak pa niyang hits dyan. And walang ka-info-info. Yung Team Secret kung ano nangyayari dito ngayon. Bursa farming the ancient camp. Yeah. Of team. Di mahirap talaga sabayan yung T-Spirit sa ano is mid game, no? Eh, kailangan may farming tool din yung hero mo kasi isipin mo naman, 'di ba? Pareho naman na counter yung hero eh. Nahirapan din naman si Ting sa taas, 'di ba? Nakikita mo na nasusunog din yung refract niya. Ilang salve din yung na-commit ni Treant Protector doon. Same goes with Ursa, na-punish din siya. But the difference is, yung TA, kaya niya kumabak sa game since he has the side blades, di ba? May pang-farm siya ng Ancient. Si Ursa, wala eh. Sa bagay. Kumbaga, mas makakapag-scale yun sa TA, no? Mas mabilis parang siya mag-online, kamo. Okay. So, sa ngayon, ano ba nabasag nila dito? Bot, babasag na din. Kaya nagkakamali, upload lang. Ganda ng bind. Teka lang. Maganda nga yung bind. Meron mo na makbakan, mga kaibigan. Sunstrike, hindi ko tama dahil naitulak dito ngayon itong si Kuya mo. Collapse. Ice fell down. Together with the Absorb, makukupa sila dito. Team Spirit. Alright. There we go. Easy dug out para dito. Kuya mong Yatoro. Ay, Toronto Tokyo, sorry. Ayan. Pinahabol nila actually, si Spirit Breaker. Spirit Breaker, inahabol nila dito. Desperate moves na nga itong mga ganito, mga kaibigan. Wala na kasing buhay. Patay man, pero yung top lane nila, eh mag-collapse na. Yatoro God, taking this tower down. Grabe. Ala, na-overwhelm sila ng drop ng T-Spirit, pero delikado yata. Teka, pakay muna si Invoker. Nice day done. Galit yun. Galit na galit talaga. Binigyan pa nga ng Sonic Web. Iliarn. Sonic Boom. Sonic Boom nga. Kawawi si Idol. Pero, Templar Assassin's going for that. Hurricane Pike. Huh. Okay, good item choice. While for... Queen of Pain. Typical. Typical items niya. Diffusal. BKB naman po. Si... Kanina nga eh, no? Sa last team fight, hindi na kinumit ni Spirit Breaker yung... Kumbaga, hindi niya na pinocus yung Enigma. Pero... May ganap nga ata mga idol. Kaso, ang hirap pa din lumaban para sa Team Secret Asia. Kasi may Aegis pang hawak si, ano? Si TA. So, baka-focus muna yung secret sa ngayon. Ang weird lang sa draft ng Team Secret is, since si Ogre Magi, yung offlane nila, di ba? Pero yung farm
pinaprioritize nila kay Yabsor eh. He's trying to build up yung kanyang refresher. So parang nanghihinayang lang ako. Like, really, si Ice, ginawa mo support. Taga Bloodlust lang. Plus, nag-buyback pa siya kanina. So yung kinakamit niya na Hex, wala na. Pangarap na lang. Pangarap na lang talaga yan. Siguro hanggang mamaya, mga 45 minute mark. Pangarap pa rin yan. Depende sa kung ano magiging resulta dito sa ating mga sa mga classes na mangyayari. Ang hirap patay ni Yator dito. Ayun na nga eh. Hindi po hit talaga kasi yung Spirit Breaker na yun. Yung alam mo may gusto kang gawan tapos dudundulig ka. Sira ulo yan. Sakit yan. Napakasakit yan. Diba? Pero ASF. Yun, annoying talaga. Queen of Pain. Ako ba nakita ko mag-aganim siya doon? Okay naman, para mabilis nga din ang cooldown, di ba? Huh. So... Nakasmoke sila dito. Did they spot someone? Kita ata nila yung Queen of Pain sa may baba eh. Kasi, nandun din nato yung creeps nila, pero... Alas mga sep. Oh, di sa bagay kasi. Napag-lay na sila ng traps, pero... Teka lang, kung iabutin. Alam nga, si Somail nakapag-use. But wait, there's more. Sabi nga nila, makakatakas daw. Pero no pay, sabi ni Toronto, Tokyo. That's Somail to fall. 585 yun, Tish. Grabe yung bounty, ha? Di, saka ano nga din eh. Kahit na makapag-blink out si Kwop doon, nakaready na agad yung Grimstroke. Ha, sa bagay. Ganda nga lang pwesto nga nila, no? Checkmate. Checkmate. Mm. Beautiful, beautiful. Ah. Okay. Ala, alang farm. Alang farm, no? Wala silang makuha ng resources. Paano kaya sila dito usad kung ganito yung nagiging ano? Nagiging sitwasyon sa ating serye. Pinahatid sila papauwi ng T-Spirit. Bawal kayong lumabas. Ayan. Merong dito lang. May health and safety protocol parang sa NBA. Ayos ka yun. Huwag muna kayo dyan sa base. Parang din muna kayo dyan. Ay, nako. Mukhang Delix na yung Team Secret in terms of game itself. Siyempre, yun na nakita natin. Pwede nga tayo ng T-Spirit dito, yung next Roshan, if they wanna play the safe or not, they can just go in and run down heroes. Pwede din yun, kung gusto nila, since ahead naman sila dito sa game. Kasi ano eh, hindi pa threat itong si Yapsor eh. Unless makakuha siya ng mga 3-man black hole, diba? Why not? Tsaka hindi siya threat na may tuturing ng Team Spirit. Kasi may mga silence. Diba? Andyan yung OG. Ang dami mong pumigil. May grip na pa. Kung sakali di mo masama yung base. Yeah, saka may blink yung ano eh. Uy! Pakabilis ng BKB! Bang! 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 Mga dito kayo. Puppy is about to die. That's gonna be the most inceptory use of nightmare para sa sarili. Sayang yung BKB ni Nisha. Walang mahuli. Sayang indeed. That's collapse. Taking a complete another charge. Wee woo talaga. Dito, itong si Kuya mong collapse. And, wala na, parang pang rundown na itong gusto nang gawin. Literal. Taj, yung Ursa nagpumasok BKB, di man lang niya napatay yung Grimstroke. Tapos papasok na sana si Yapsor. Na-soulbind naman eh, sa kanya dumikit si Ursa na naka-soulbind. O, di ba? Yun, gawawi. Pero teka lang, TA. Ako, patay pa si Samuel. What? Nabigyan na nga ng Soyblades and another one para dito. Okay, collapse mga kaibigan. Wala na. It's a GG ata. And yes, it is a GG indeed. It's a wrap. It's a wrap. And Team Secret will be going to the lower bracket finals. Yeah? Galing. TI Champ still undefeated. In terms of series, ha? Sa ating DPC. And itong sa Ogapit, wala pang tumatalo sa kanila. And with Team Secret on the lower bracket, makakalaban nila is yung Tundra doon. So, aabangan natin kung sino makakalaban. Pero hindi, ang galing pa rin talaga ng T-Spirit. You know, they're still showing
why they won yung ating Aegis last the international. So, yeah. GG. Yun na, mga kaibigan. GG and Team Spirit, congratulations. They'll be keeping the spot dun sa Grand Finals. Waiting po sila. And muli kami nakasama nyo for this one. This is JB. And I am Ishi. Maraming maraming salamat po, guys. Magandang umaga. And sa susunod ulit. Paalam. Paalam.